Magandang araw po, ako po si Nani, and welcome to Thursday Bike Talk. Teka, linya ko yan ah! Ay, sorry po. Ako po si Nani, at si Ryan, at ito po ang Thursday Bike Talk. Magandang araw po. Masaya ho ako ngayon dahil meron ho akong guest na matagal ko na akong kakilala. At sigurado, kilalang kilala niyo na ho siya, no? Ngayon, tatanungin ko ho siya. Gaano katagal ka na ba nagmumoto, Ryan? Nagsimula ako 1999. Kung ako lang nag-decision, it would have been 1989. Nakabili ako lang sarili kong motor sa sarili kong pera. 1999. So Ryan, ngayon ano, masayang-masaya kami dahil gusto namin, dahil ikaw ay nasa KTM family, part of the KTM family, ano ba yung nagustuhan mo sa KTM? Kasi malayo yung nilakbay ng pagmamotor ko eh. From scooter hanggang naging cruiser, naging sport bike. Lahat sinubukan. Oo. Till nakasubok ako ng supermoto. Nakasubok ako supermoto, sabi ko, okay, ito na yung gusto ko. Doon na ako finally una-una bumili ng una kong KTM. It was a 690 SMCR. Kasi pasok siya sa height ko. Well, medyo tinta yan. Pero gusto ko sa kanya, lightweight. It had all the electronics kasi may ABS. Yes. Tapos merong option na may mga pwede mong sabita ng mga saddle bags kung gusto mong gawing adventure bike. Palit ka lang ng tires, pwede mo na siyang itira sa mga dirt sections. Okay. So, yun yung nag-attract sa akin sa KTM. It was the fact na pag gusto mo talaga siyang gamitin, they have a motorcycle for you, no? Yes. Kasi alam mo, Ryan, may mga issues. Marami nagtatanong. Alam ko sigurado marami nagtatanong din sa'yo. Kasi usually, lahat tayong lalaki, gusto talaga ng motor. Pero siyempre, meron tayong asawa, may girlfriend. Ano ba yung mapapayo mo para sila hindi mahadlangan ng kanilang mga kabiyak, di ba, sa buhay? Ang pagbili ng motor, wala namang makakapagdikta sa'yo ng oo o hindi. Ang ibig sabihin lang yan, huwag niyong pag-awayan. Kung, halimbawa, ikaw ay isang palad ng pamilya, tapos naman yung obligasyon mo, okay, nag-aalala si misis, bayaan mo si misis mag-alala. May dahilan na mahal ka niyan, pakinggan mo siya. Pero, dahil mahal ka niya, pag gustong gusto mo at hindi mo na mapigilan, hindi ka na makatulog sa gabi, hindi ka na masaya sa buong araw mo, papayagan ka na mag-business mo. Ang importante, huwag mong awayin. Ayan! Eventually, kapag ka hindi ka na makulit, kapag ka may extra kayo na itabi, papayag at papayag. Okay? Tapos, ang obligasyon mo naman ngayon dahil pinayagan ka na, do not make it more dangerous than it is. Ibig sabihin, delikado na siya, huwag mo nang padelikaduhin pa. Always complete gear. Tapos, yung inom, tama na, ayos na yun. Pagkatapos na, pag masaya ka na, hindi ka nasasampa ulit. Okay? Tapos, yung ratrat, sa racetrack mo. Okay, sa racetrack, at least, rumatrat ka man, dinesign yun para rumatrat ka. Hindi para mambwisit. Huwag na tayong mambwisit na iba. So, yun ang importante. Yan, nakita nyo? Hindi ko na nasabihan kung anong message pa. Yun na yung pinakamagandang message para sa atin. Lalo-lalo na sa mga nagbumotor. Kaya nga galing na ho kay Ryan, yun ho ang pinakamagandang advice. Mapa, asawa, at para sa atin. So dito po nagtatapos ang episode ho natin ito. At masaya-masaya ho at kasama ko si Ryan. At Ryan, ano masasabi mo? Okay, ito tama na ha. Correct na. Ako po si Ryan at ako si Nani at ito po ang Thursday Bike Talk. Maraming pong salamat.